sa kamatayan. Alleluia, Alleluia, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, ngayong kapistahan ni San Marcos, isa sa mga ebanghelista, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay
Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maigling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hinirang na pares ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sino ang kapares mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Pinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ang kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni San Marcos. Sino nga ba si San Marcos? Hindi ba't siya ay isa sa apat na mga tinatawag nating ebanghelista? Ang sumulat sa inspirasyon ng banal na espiritu ng Gospels o ng Ebanghelyo. At ang kay San Marcos ang may pinakamaiksi sa lahat ng apat na ito. At si San Marcos makikilala natin sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay niya na naibalita din naman sa buong sambayan ng Kristiyano noong panahon ng mga apostol. Si San Marcos ay naging kaibigan po ni San Pedro. Noong panahon na nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit si Jesucristo, nagpatuloy ang misyon ng mga apostol sa pamumuno ni San Pedro. At sa isang pagkakataon, sila ay ikinulong dahil sa kanilang ginagawang pagpapahayag at pagbabahagi ng mabuting balita na si Kristo ay muling nabuhay, nang hihikayat ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya nung sila ay naikulong, himala na nakatakas sila ng walang kahirap-hirap sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang siyang nag-akay sa kanila palabas ng kulungan. At muli nilang ipinagpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita. At doon nakilala ni San Pedro si San Marcos. Si San Marcos noon ay naging kanyang sekretary, tagapagtala ng lahat ng mga ikukwento sa kanya ni San Pedro tungkol sa buhay ni Jesus. Kaya naman, sa pamamagitan ng panulat ni San Marcos, nakarating sa atin magpahanggang ngayon ang mabuting balitang ito ng ating kaligtasan. No? At si San Pedro ay nakasama rin po ni San Pablo sa kanyang unang misyon, kasama ang pinaniniwalaang pinsan din ni San Marcos na si Bernabe. Nagkaroon sila ng konting alitan pero naayos naman nila ito at nagpatuloy ang kanilang pagpapahayag at pagpapakalat ng Kristyanismo, ng paniniwala at pananampalataya kay Jesus. Si San Marcos sa gitna ng mga pag-uusig noon sa Kristyanismo, the early Christian communities, ay nanatiling matatag, nanatili sa kanyang misyon ng pagpapakilala at pagpadadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman, ang kanyang kamatayan ay kamatayan ng isang martir. Pinaniniwalaan po na si San Marcos ay itinali sa liig at kinaladkad
nang makita ng buong bayan hanggang siya ay mamatay. Kaya po tayo nakapula ngayon. Ano? So si San Marcos ay isang martir. Merong katatagan ng loob at paninindigan sa kanyang ibinabahaging mabuting balita. Kaya nga po ang simbolo ni San Marcos ay leon. Katapangan na hindi galing sa kanya kung hindi dulot na rin ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Lalo na sa kanyang mga panulat. No? Magandang tingnan ang buhay na ito ni San Marcos na maaari nating maging gabay sa ating pananampalataya, lalo't patuloy ang ating pagninilay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Paano, Father? Magiging martir din ba kami? Why not? Kung tawagin ng pagkakataon na tayo ay magtanggol at mag-alay ng buhay para sa ating pananampalataya, why not? Maganda yon. Pero sa mga pang-araw-araw natin at simple o payak na pamumuhay, kaya nating maging katulad ni San Marcos na nagdadala ng mabuting balita sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Sana maging tagapagdala tayo ng mabuting balita na tunay nga si Jesus ay nabuhay na mag-uli. No? Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang nabuhay na talaga si Jesus? Nakakangiti ba yan? O baka nakangiwi? Nakangiwi sa mga problema ng buhay. Alam nyo mga kapatid, yung simple nating pagtango, pagbati, pagngiti sa ating kapwa ay marahil pagdadala ng mabuting balita. Bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, sa mga pagkakataon ng pagsubok, sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo sa buhay, meron tayong binabalikan na mabuting balita na ating naranasan sapagkat alam natin, sa gitna ng mga paghihirap na ito, tinutuwangan at tinutulungan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Ibahagi natin ito sa iba. Ibahagi mo yung kwento mo. Ibahagi mo yung storya mo. Ibahagi mo yung mabuting balita na natanggap mo. Sa pamamagitan din ng pag-aabot ng kaunting tulong, no? Paghawak sa mga kamay ng ating kapwa na naghihirap. Sa pamamagitan ng pagdarasal para sa mga magkakasakit nating kakilala o kaibigan o mga kapwa deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ito yung mga pagkakataon na nagdadala tayo ng mabuting balita. Hindi naman kailangan talagang magpakamartir o magbuhos ng dugo. Sa mga simpleng pamamaraan natin, kaya nating maging katulad ni San Marcos. Si San Marcos sa pamamagitan ng kanyang panulat, sa pamamagitan ng paninindigan niya para kay Jesus, sa pamamagitan ng pagtawag at paghingi ng tulong sa Diyos sa panahon ng paghihirap at pag-uusig, tayo din kaya nating magdala ng mabuting balita sa ating kapwa. Mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong deboto ng Poong Jesus Nazareno, ito siguro yung isang hamon sa bawat isa sa atin. Hilingin natin yung tulong at halimbawa ni San Marcos na sa pamamaraan natin sa pang-araw-araw nating buhay, simple man, payak man, ay maging tagapagdala rin tayo ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo sa ating kapwa. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na ating Panginoon. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol,
na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinadakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Marcos, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya. Sa tinapay na pamista, bagot wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.